Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay naghahangad ng isang maayos at masayang pamilya. Yun bang kahit hindi perpekto pero merong pagmamahalan at pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Mahalaga yon sapagkat sa pamilya nagsisimulang hubugin ang karakter at pagkatao ng isang bata na siguradong dadalhin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Bago ko simulang ibahagi ang aking storya ay nais ko munang magpakilala sa inyo, Papa Dudut. Ako si Isaiah, 36 years old at isang digital arts and graphic designer. Pero noong araw ay nagtatrabaho rin ako bilang isang call center agent sa Makati at doon ko nakilala ang wife kong si Linda. Sa kasalukuyan ay meron na kaming isang anak na lalaki at sa kabila ng pandemyang pinagdaraanan ng mundo ay magkasama at magkatulong kami ng misis kong itaguyod ang aming maliit na pamilya. Papa Dudut, 8 years ago ay na-diagnose ako na may PTSD or post-traumatic stress disorder. Nagsimula yon sa pamilyang kinalakhan ko. Bata pa lamang ako ay nakakaranas na ako na bugbugin, maltratuhin ang sarili kong ama. Oo, isang abusive person ang tatay Hector ko. Bukod sa akin ay malimit din niyang sinasaktan ang nanay Miranda ko. Lalo na kapag nagtatalo sila tungkol sa pera o mga bisyo ni tatay. Bukod po sa pamimisikal ay minumura at hinihiya rin kaming mag-ina ni tatay at sa murang edad na 17 years old ay walang araw sa buhay ko na hindi ko hiniling sa Diyos. Na sana'y pinanganak na lamang ako sa ibang pamilya o hindi na lang sana ako isinilang pa. Sinabi ko sawa-sawa na ako sa tuyo at tamatis. Ko! Bakit yan na naman ang hinahin mo, Lintika? Mahal, yan lang kasi ang kasya sa pera natin eh. Sinungaling! Anong ibig mo sabihin na yan na lang ang kasya sa pera natin? Di ba binigyan kita ng pera para may pambili tayo ng masarap na ulam? Binigyan mo nga ako ng pera, pero nung nakaraang linggo pa yon. At saka, magkano lang naman yung binigay mo, kaya huwag mo ako hanapan na masarap na ulam! Kapal ng mukha mo! Hindi ka na nga marunong mag-budget! Sumasagot ka ba? Masasaktan ako! Wala akong pake! Dapat lang yan sa'yo! Itong tatandaan mo, ha? Sa susunod na aabutan kita ng pera, responsibilidad mong pagkasyahin yun! Wala akong pakialam kung anong magic ang gagawin mo! Basta pagkasyahin mo! Naiintindihan mo! Pinagkasya ko naman, pero ano magagawa ko kung kulang nga? Ah, sumasagot ka pa, lintik ka, ha? Tay! Nay! Ba't kayo nasa sahig? Aba! Nandito na pala ang isa pang bala mo nil! Isaiah, anak! Doon ka na sa kwarto natin! Nay! Halika po! Aalalayan ko po kayong tumayo! Tay, bakit po ba sinasaktan niyo na naman si nanay? Ikaw inutil ka! Huwag na huwag mo akong kukwestiyonin! Lalo mo lang pinapainit ang ulo ko! Halika nga rito! Tay! Lakas ng lalo, pagtaasan ako ng boses, tarantado ka! Itawan niyo po! Manong mana ka sa nanay mo, makapalang mukha! Tama! Buisit kayong dalawa! Mga walang silbi! Anak! Ayos ka lang ba? Hector, parang awa mo na! Huwag mo saktan ang anak ko! Ako na lang! Huwag mo na rin damay ang anak natin! Sabihin mo kasi dyan sa anak mo, pakialamero, na huwag nakikialam! Sa susunod, mas tatamaan talaga sa akin yan para madala! Pareho kayong pala mo rin! Wala na kayong ginawang maayos, mga inutil kayo! Makabili na nga lang ng makakain! Yung masarap! Hindi tulad nitong niluto mo para basura!
Weh! Umalis ka nga dyan! Maharang-harang kang ulupong ka! Isaiah, anak, umalis ng tatay mo. Tana, tana. Nay, bakit po hindi na lang natin iwan si tatay? Tinan nyo, ang dami nyo na namang pasa at sugat. Anak, hindi ko kayang iwan ang tatay mo dahil mahal ko siya. Tsaka, ayos lang naman ako eh, kahit na madalas niya akong saktan. Nay, ano po bang pinagsasabi niyong mahal niyo pa rin si tatay? Hindi niyo po ba nakikita kung gaano siya kasamang tao? Anak, hindi totoong masama ang tatay mo. Mainit lang ang ulo niya kasi hindi masarap yung ulam na niluto ko eh. Eh, kasalanan ko yun. Kaya dapat lang naman talaga na saktan niya ako kasi nagkamali ako eh. Nay, ano ba naman po kayo? Naiintindihan niyo po ba yung mga pinagsasabi niyo? Maniwala ka, anak. Mabait ang tatay mo. Tsaka alam ko na mahal niya ako katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya huwag mo na ulit sasabihin sa akin na iwan siya, ha? Dahil hinding-hindi mangyayari yun, anak. Itinadhana kami ng tatay mo na magsama habang buhay sa hirap at sa ginhawa. Dahil yun ang sinumpaan namin noon sa simbahan. Alam mo, anak, tanda-tanda ko pa nung ikinasal kami. Yun yung pinakamasayang sandali ng buhay ko. Ang ganong uri ng pagmamaltrato ni tatay ay kinalakihan ko na nga, Papa Dudut. Maraming beses ko na rin namang ginusto na umalis sa amin para takasan ang kamay na bakal ng sarili kong ama, subalit ayoko namang iwanan ng aking nanay, Papa Dudut. At dahil hindi rin naman niya kayang iwan noon si tatay dahil sa bulag niyang pagmamahal, para dito ay ako naman ang nagsasakripisyo. Papa Dudut, habang nagbibinata ako ay nagsimula ko na rin kamuhian ng nanay ko. Maraming beses ko siyang kwestiyon noon kung bakit niya hinahayaang tratuhin siya ng gano'n ni tatay. Ang paulit-ulit lamang niyang ikinakatwiran ay mahal niya ito at hindi niya kayang iwanan. Nang tanungin ko siya kung ako ba na anak niya ay mahal din niya, tanging paghingi lamang ng tawad ang naitugon niya sa akin. Doon ako nagsimulang manlamig sa sarili kong ina. Hanggang isang araw noong 20 anyos na ako ay nadatnang ko na lamang na bumubula ang bibig ng nanay Miranda ko at katabi ng bangkay niya. Ang walang lamang bote ng panlason sa daga at iba pang mga peste. Halos gumuho ang mundo ko sa pagpapakamatay ni nanay, Papa Dudut, subalit may bahagi sa puso ko na lalo lamang namuhi sa kanya dahil sa pag-aabandona niya sa akin sa piling ng mapang-abuso kong tatay. At hindi nga ako nagkamali dahil simula noon ay ako na ang naging sentro ng pangbubugbog ng sarili kong ama. Saya! Isaya, nasan kang peste ka? Ay, Tay! Bakit po? Teka, lasing na naman po ba kayo? Ang lakas ng loob mong questionin ako, ah! Eh, ano kayo kung lasing ako, ha? Ha? Aray! Ha? Tay! Ano po bang ginawa ako? Ba't niyo ako pinatukan? Kasalanan mo yung intrimitido ka! Ang mga tatay, hindi dapat kinukwestiyon ng inutil na anak na katulad mo! Naiintindihan mo? Saka sandali! Bakit bigla mo itinago yung hawak mo kanina pagpasok ko dito sa bahay? Ate Kano, nagsasabu ka ba? Tay, hindi ko po magagawa yun. Oh, bakit bigla mo nga tinago? Yung totoo, anong ginagawa mo? Siguro buwang bata kang hayop ka. Nagbabasa lang po ako ng libro bago kayo dumating, Tay.
Anong bumabatak ang pinagsasabi nyo? Sus! Masyado ka nawiwili sa pagbabasa ng mga walang kakwenta-kwenta! Nasa na pala yung sinahod mo sa pagkakargador? Akin na! Kailangan ko ng pera! Yun pong binigay ko sa inyo nung isang araw, Tay. Yun na po lahat yun. Ano? Hindi mo ako malolo kung pulpul ka. Alam ko may naitatabig ang pera. Nakita ko nung minsan may isinusukso ka dito sa aparador eh, malapit sa lababo. Umalis ka nga dyan! Ipapakita ko sa'yo kung saan mo tinatago yung pera mo. Tay! Tay! Teka sandali! Wala po akong tinatagong pera! Anong wala? Ay, dito lang yun eh. Nasa na ba yun? Pero to! Uy! Ang daming laman ah! Napaka-bobo mo kasi! Bakit dito ka nagtatago ng pera? Siyempre makikita ko to! Tanga! Tay! Akin na po yan! Akin yan eh! Iniipong ko yan! Akin ito ngayon! Tay! Parang awa nyo na po! Huwag nyo pong kunin yan! Iniipon ko po yan para makabili ko ng second hand na computer eh! Ay! Masyado ka namang ambisyoso! Bariya lang naman itong pera mo, paano ka makakabili ng ganon? Tsaka hindi kayang intindihin ng utak mong gamonggo yung mga kompo-computer na yan! Ibibili ko na lang ito ng alak para may pakinabang ka naman! Tay! Huwag niyo naman papakialaman yan! Akin po yan eh! Akin na yan! Ano ba kayo? Magulit ka tayo ng tarantado ka, ha? Ano? Ha? Tay! Tay! Tama na mo! Tama na mo, Tay! Sa susunod kasi, huwag mo na akong kinukontrang gago ka. Gusto mo pa kasing nasasaktan ka? O paano? Mauna na ako, ha? Salamat pala rito sa ipon mo. Pag kailangan mo ako, nandun lang ako sa bar ni Paring Pancho. Ang sama niyo! Napakademonyo niyo! Ano ka mo? Yan ang dapat sa'yo, buwisit ka! Masyado kang maraming sinasabi! Ikaw ang demonyo, taka! Salot ka sa buhay ko! Ayoko na, Tay! High school lamang ang natapos ko noon dahil sa kahirapan, Papa Dudut. Hindi kasi sapat ang perang kinikita ni tatay sa pagtatrabaho sa construction kaya hindi na ako noon nakatungtong pa sa kolehiyo. Samantalang bukod sa paminsa-minsang pagtitinda ng mga kakanin, ay taong bahay lang din ang nanay ko noong nabubuhay pa ito. At matapos ngang mawala ni nanay ay mas lalong naging maliit ang mundo para sa amin ni tatay. Papa Dudut, kahit naman sino ay hindi papangarapin ang buhay na meron ako ng mga panahong yon. Ako po mismo kulang na lang ay isumpa ang pamilyang kinalakhan ko. Bago pa ako tuluyang masiraan ng ulo o matulad sa tatay ko ay nag-decide na akong isakatuparan. Ang matagal ko ng plano simula ng pagbuhatan niya ako ng kamay. Katwiran ko noon ay wala na si nanay. Wala na rin dahilan para manatili pa ako sa bahay namin at tiisin ang masamang ugali ni tatay. Kaya naman kesa tapusin ang sarili kong buhay, naisip kong lumayas na lang sa amin noon, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify, kinig na kabarangay! Matapos kong lumayas sa bahay namin noon, nakala ko ay mapapariwara na ako. Ilang buwan din kasi akong natulog sa kalsada bago may isang mabuting tao na nagmanasakit sa akin at tinulungan ako makapasok sa isang shelter. Sa naturang shelter na yon ay pinag-aral ako ng mga kurso na pwede kong magamit para ako ay makapaghanap ng trabaho. At mas nag-focus ako noon sa mga training nila na may kinalaman sa pag-call center. Hindi nga nagtagal sa aking pagsisikap at paggabay ng mga taong nakilala ko na may malasakit ay tuluyan na nga akong nakapagtrabaho noon sa isang malaking call center company sa Makati. Papa Dudut, sino mag-aakala na noon pa lang pala magsisimula ang pinakamasayang sandali ng buhay ko? Matapos ko ngang piliing takasan ang masalimuot kong nakaraan, kaya ang sarap isipin na meron pa palang buhay sa labas
ng mapang-abuso naming tahanan. Nagsikap ako noon sa pagtatrabaho at ang malaking bahagi ng sweldo ko ay inilalaan ko sa shelter na tumulong sa akin upang marami pa silang kabataan katulad ko na matulungan din. Samantala sa naturang kumpanya rin na aking pinagtrabahuan ay nakilala ko naman si Linda. Kapwa ko siya agent, maganda, matalino at punong-puno ng pagmamahal ang pagkatao ni Linda. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya, sinagot naman niya ako. Tumagal ng 6 taon ang relasyon namin at pagkatapos nga ay nag-propose na ako ng kasal sa kanya. Bagay na hindi rin naman niya tinanggihan. At pagkalipas lang ng 1 taon matapos kong mag-propose ay kinasal na nga kami, Papa Dudut. Sige ate. Ay. Oh, ang lalim nun ah. May problema ba? Sino yung kausap mo? Pinsan ko. Si Ate Geraldine. Anong sabi? Mabuti na lang daw nakuha niya number ko. Matagal na raw niya akong kinokontak. May sinabi siya sa akin tungkol sa tatay ko. Tatay mo? Bakit? Anong nangyari? Bale, tumawag sa akin si Ate Geraldine para sabihin na hindi na raw niya kayang alagaan si tatay sa kanila. Kasi may pamilya siyang dapat na masiniintindi. Ako daw dapat ang gumagawa ng pag-aalaga kay tatay kasi ako yung anak. Nabanggit niya rin na paralisado na si tatay mula sa bewang pababa. Naaksidente daw si tatay. Nahulog mula sa scaffolding na tinutungtungan niya sa construction site. Napasama raw ang bagsak niya kaya naparalisa. Naku, paano na yan mahal? Kawawa naman ang tatay mo. Eh, mahal. Alam kong responsibilidad ko yun bilang anak. Kaso, kapag kinupkup ko siya, syempre, dito siya tutuloy sa atin. Ayos lang ba yun sa'yo? Ano ka ba? Syempre ayos lang sa akin yun, no? Malaki naman tong bahay na napundar natin. May ekstrang kwarto para sa tatay mo. Saka naiintindihan ko naman ang pinsan mo. Mahirap talaga para sa kanya na alagaan ang tatay mo, lalo kung may sarili siyang pamilyang iniintindi. Kaya tama lang nakunin mo ang tatay mo para maalagaan mo siya dito. Sa palagay mo ba, kaya ko na makita at makasama ang tatay ko sa isang bubong? Mahal, alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan ng tatay Hector mo noon. Kaya ka nga umalis sa puter niya, diba? Pero tatay mo pa rin siya eh. Kung may tao mang dapat na tumitingin at nag-aalaga sa kanya ngayong may sakit siya, eh ikaw dapat yun, mahal. Bilang mga anak, responsibilidad nating alagaan ang mga magulang natin sa pagtanda nila. Sa bagay, tama ka, mahal. Kung ano man yung hindi namin pagkakaunawaan ni tatay noon, nakaraan na yun. Tsaka masaya na ako ngayon. Ayoko rin naman na habang buhay, galit ako sa kanya. Noon pa man eh, alam ko ng mabuting tao ka. Mapagpatawad at mapagkalinga sa kapwa. Kaya nga ako na in love sa'yo noon eh. Pinola mo pa ako. Pero mahal, maraming salamat ha. Kasi lagi ka nandyan sa tabi ko para pag-aani ng mga sitwasyon. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung wala ka. Pinagpala talaga ako na ikaw ang naging misis ko. Naku, tigilan na nga natin tong bulahan portion na to. Marami pa tayong dapat gawin at asikasuhin para sa pagdating ni Tatay Hector. Pero mahal, handa ka na ba? Oo, mahal. Handa na akong makita at makasama ulit si Tatay. Sa kabila ng pinagdadaanan ko ay natutunan ko sa shelter kung saan ako noon nanatili ang tungkol sa konsepto ng pagpapatawad. Lalong-lalo na sa mga tao na nagkasala sa akin sa nakaraan. Kaya nga sinubukan ko ring patawarin noon si nanay dahil sa ginawa niya sa aking pag-iwan sa poder ni tatay nang tapusin niya ang sarili niyang buhay. At aaminin ko na mas gumaan ang dibdib ko dahil nabawasan kahit papaano ang mga dinadala ko noon. Kung tutuusin, kahit na masakit ang nangyari sa nanay ko,
ay naging dahilan naman yon para mailigtas ko ang sarili ko mula sa aking tatay. At hindi mas magiging maayos ang estado ng buhay ko ngayon kung hindi rin yon nangyari. Kaya nga totoo na nangyayari ang mga bagay dahil may rason. Papadudot ng maikasal nga kami ni Linda ay pareho naming desisyon na huwag munang magkaroon ng anak ng panahon na yon. Dahil gusto muna naming i-enjoy ang buhay namin bilang mag-asawa. Pero matapos ngang dumating ang balita tungkol sa aking tatay at sinang-ayon na naman ang aking misis, ang pagkukup namin sa kanya para mas maalagaan ay doon na rin nagsimula ang pagbabalik ng mga ala-ala sa aking isipan tungkol sa kung paano ako bugbugin at saktan noon ni tatay. Walang sandali sa loob ng 7 taon na nagdaan na hindi ko kinukumbinse at tinuturuan ng aking sarili na patawarin ang sarili kong ama mula sa pagkakasala niya sa akin. Ang akala ko, Papa Dudut, ay nagtagumpay na ako. Natuluyan ko na nga siyang napatawad, subalit matapos niyang lumipat at tumira noon sa amin ay nagbalik lamang ang lahat ng masasama niyang ginawa sa akin. Dahilan para mag-breakdown ako. Babangon? Wala ka bang pasok sa trabaho ngayon? Wala. E na paano ka? Uy, mahal, bakit ka umiiyak? Mahal, akala ko handa na ako eh. Pero nung makita ko siya ulit, bumalik lahat ng mga masasamang alaala. Pero mahal, okay ka naman nung mga nakaraan ah. Pinipilit ko lang maging okay. Sa totoo lang natatakot ako. Niayokong lumabas ng kwarto. Kasi tuwing nakikita ko si tatay, naiisip ko may hawak siyang pamalo tapos iahataw niya sa akin. Kaya nga nandito lang ako sa kwarto eh. Ayokong lumabas kasi makikita niya ako. Natatakot ako. Natatakot ako lumabas, mahal. Mahal, paralisado na ang tatay mo. Hindi na siya nakakapaglakad. Kaya imposible na masaktan ka pa niya ulit. Ha? Anong hindi niya ako masasaktan? Anong paralisado? Mahal, hindi totoo yan. Hindi siya paralisado. Malakas pa sa kalabaw ang tatay ko, mahal. Maniwala ka sa akin. Dati nga, sinusuntok niya si nanay sa mukha eh. Kaya pumuputok at dumudugo ang uso ng nanay ko. Tapos, alam mo ba, tuwing sinasabunutan niya ako, parang mabubunot yung buhok ko sa anit, mahal. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, malakas ang tatay ko. Hindi siya paralisado, nagpapanggap lang siya, mahal. Kaya ayoko lumabas ng kwarto kasi sasaktan niya ako. Mahal, yan ba ang tunay na dahilan kung bakit umalis ka noon sa puder ng tatay mo? Kasi sinasaktan niya kayo ng nanay mo? Oh, kumalma ka lang, mahal. Takot na takot ka. Nanginginig ang mga kamay mo. Pasensya ka na, mahal ha. Takot na takot lang talaga kasi ako eh. Akala ko hindi lang kayo nagkakaintindihan ng tatay mo kaya ka umalis sa inyo. Ngayon ko lang narinig na sinasaktan ka pala niya. Bakit hindi mo kunwento sa akin na ganyan pala ang nangyari sa inyo? Akala ko kasi talaga okay na ako. Pero bigla na lang bumalik lahat ng mga pinagdaanan ko sa kanya noon. Sinubukan ko namang pigilan tong nararamdaman ko simula nung kinupkup natin siya. Kaso hindi ko kaya. Hindi ko kinaya. Mahal, hindi ka na masasaktan pa ng tatay mo. Dahil hindi na siya nakakakilos dun sa higaan niya. Alam ko na mahirap ang pinagdaanan mo noon. Pero wala ka nang dapat katakutan sa ngayon. Ang totoo niyan, lalo nga akong humanga sa'yo. Dahil sa kabila ng lahat, inaalagaan mo pa rin ang tatay mo. Akala ko nagawa ko ng patawarin si tatay. Pero mali ako, mahal.
Maling-mali ako. Nung makita ko ulit yung mukha niya, naramdaman ko lahat yung mga latay ng bawat palo niya sa akin noon. Naramdaman ko ulit lahat ng mga suntok at tadyak niya sa akin. Pati yung mga malalakas na pag-iyak ng nanay ko, Mahal, naririnig ko ulit. Sa sobrang lakas, nakakabingi. Binabalikan ako ng mga bangungot ko na akala ko natakasan ko na. Huminahon ka lang, Mahal. Di ba sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangang matakot? Kasi hindi ka na niya masasaktan. Hindi ka na mag-isa ngayon, Mahal. Kasama mo na ako. Ipinapangako ko, hinding-hindi ka na masasaktan ng tatay mo. Paano ba may pagmamalaki ng isang batang lumaki sa mapang-abusong pamilya ang sarili niyang mga magulang? Yan ang dahilan ko noon kaya mas pinili kong huwag magbahagi ng aking nakaraan sa ibang tao. Bukod doon ay tinanim ko na rin sa isipan ko na patay na ang dating ako at gusto ko nang magkaroon ng panibago at maayos na pagkatao na malayo sa pananakit at pagmamaltrato. Yun din ang dahilan kaya hindi ko idinetalye kay Linda ang lahat tungkol sa pinagdaanan ko sa tatay ko. At dahil likas na mapagkalinga ang aking may bahay, ay hinayaan lamang niya ako noong umiyak sa piling niya habang yakap-yakap. Ipinangako niya sa akin na hinding-hindi na ako masasaktan ng sarili kong ama. Dahil bukod sa paralisado na ito at wala ng silbi ay kasama ko siya at lagi lang daw siya sa aking tabi. Kaya wala na raw akong dapat na katakutan pa, Papa Dudu. Kaya lang, akala ko ay makukumbinsi ako ng mga salitang yon ni Linda. Subalit lumipas sa mga araw na nakikita ko ang tatay ko ay mas lalo lamang lumalala ang nangyayari sa akin. Hindi ako mapanatag, Papa Dudu. Balisa din ako at palaging natatakot. Mas lumala din ang hallucinations ko at pagwo-worry na baka anumang sandali ay maulit na naman ang pananakit sa akin ng tatay ko. Doon na nga lalong nagsimulang magbago ang pagkatao ko. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na kabarangay. Kung may isang bagay na nagpapalala ng trauma ko noon sa tatay ko ay ang mismong tatay ko rin, Papa Dudut. Paralisado na nga ang kalahati ng kanyang katawan, subalit matalim pa rin ang kanyang dila at mapang-insulto pa rin siya kung tumingin. Nandyan yung minsan niyang sinabi sa akin na wala pa rin akong kwentang tao sa kabila ng estado ko sa buhay. Na isa pa rin akong uhuging bata na walang alam at kung ano-ano pa. Lahat ng yon ay binabalik wala ko lamang dahil hanggang salita na lamang naman ang magagawa niya. Inakala ko rin kasi na immune na ako na hinding-hindi na ako maapektuhan ang mga sinasabi ng tatay ko, subalit mali pala ako, Papa Dudut. Noon din ay nagdesisyon kami ni Linda na kumuha ng taong magbabantay kay tatay at iintindi sa kanya habang wala kami sa bahay. Pero hindi nagtatagal ang mga nakukuha namin dahil na rin mismo sa ugali ng tatay ko, Papa Dudut. Kaya nga kahit anong iwas ang gawin ko ay ako pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. Nyo. Sinabi nga ayoko niyan. Hindi ka ba makaintindi? Kahit kailan talaga napakabobo mo. Para naman to sa inyo eh. Alam mo, kahit laklakin ko ang lahat ng mga gamot na yan, eh hindi na ako gagaling. Kaya ano pang silbi kung iinumin ko yan? Iwan mo na nga lang ako. Naiirita lang ako sa'yo eh. Istorbo kasi panunod ko ng TV. Tay, wag na matigas ang ulo nyo. Inumin nyo na to. Oh. Ayoko nga. Ilayo mo nga yung kamay mo sa'yo! Inumin nyo na! Uy! Kayo na nga itong iniintindi, kayo pa nagmamalaki! Napakawalang utang na loob nyo!
Sinabi ko ba sa iyong intindihin mo ako? Sinabi ko ba na asikasuhin mo ako? Alam mo, ayos na ako noon kina Geraldine eh. Kung bakit kasi kinuha ko mo ako doon, buisit ka! Hoy! Para sabihin ko sa'yo, sa totoo lang, masayang-masaya ako noon naglayas ka! Ano sabi mo? Masayang-masaya ka pa? Ha? Wala ka talagang konsensya? Hindi ka man lang nag-alala para sa anak mong demonyo ka? At bakit ako mag-aalala sa'yo? Matagal ko na kayang gustong idispatsa ka sa bahay at buhay ko. Mabuti na lang nakapag-isip ka rin ng matino at ikaw na ang kusang umalis. Ang totoo niyan, akala ko patay ka na. Pero biruin mo yon, buhay ka pa palang lintik ka. Lakas din ang swerte mo, no? Ako naman ang minamalas kasi nakita ko pa yung pagmumukha mo. Napakawalang hiya mo talagang matanda ka eh, no? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sabagay, yan lang naman ang kaya mo eh. Ang manakit ng paralisado. Hindi ka na talaga nagbago. Kahit kailan, kampon ka talaga ni Satanas. Wala ka talaga kahit nakatiting na respeto sa sarili mong anak eh, no? No? Bitiwan mo kung hayop ka. Bitiwan mo ako sa akin. Huwag ka magpumiglas. Bakit? Kinakabahan ka na ba? Ha? Kinakabahan ka ba na sasaktan kita? Oh, ano, natatakot ka? Natatakot ka na ngayong matanda ka na at paralisado ka na, hindi ka na makalaban? Ha? Kinakabahan ka kasi inutil ka na? Ha? Nag-aalala ka na babawian na kita sa lahat ng mga pananakit mo sa amin ni nanay noon? Ha? Walang hiya ka! Bastos! Walang modo! Ikaw ang walang modo! Hayop ka talaga! Ganito mo na ako itrato porkit hindi na ako makalaban! Kung alam ko lang na magiging ganyan kapag tanda mo, sana nung bata ka pa lang, biniti na kita patiwarik! Sana nga pinatay niyo na lang ako noon! Sana nga! Para hindi ko na naranasan ang lahat ng pang-aabuso ninyo! Ano? Masakit ba? Ha? Masakit ba na hindi mo kayang lumaban? Ha? Masakit ba na maging inutil? Ha? Ano? Mahal, sa'yo mo yan! Ano? Ano ang ginagawa mo? Tarantado ka! Tumalma ka lang! Tingnan mo! Mukhang hindi naman nasaktan yung demonyong yan eh! Alam mo, mahal, kahit nahampasin ko pa ng tubo yung tuhod niyan, hindi niya na mararamdaman. Bakit? Kasi manhid na yan eh. Manhid yung kalahati ng katawan niyan. Tsaka inuutil yung gagong yan. Sandali. Para maganda yun ah. Tuluyan na kaya kitang lumpuhing tarantado ka. No? Total, hindi mo naman mararamdaman yung sakit kasi nga paralisado ka na eh, di ba? Ano? Ha? Ano? Simulan ko na ba? Ha? Patayin mo na lang ako! Talagang papatayin kita! Isaya, sabing tumigil ka na! Sandali! Dugo ba yan? Mahal! Nagdudugo ang paa ni tatay! San yan galing? Teka nga! Bakit may mga bubog dito? Eh paano? Tinabig ng inutil na yan yung baso kanina! Siya ang gumawa niyan sa sarili niya! Siya na nga itong inaasikaso kanina eh! Siya pa itong maarte! Buti nga natapakan niya lang yung bubog eh. Buti, hindi ko pinakain sa kanya. Sinabing tumigil ka na? Ano ba? Gusto mo bang maging katulad ng tatay mo? Please, mahal, tama na, okay? Hindi ka na masasaktan ng tatay mo, kaya huwag mo na rin siyang saktan. Huwag ka nang gumanti. Pasensya ka na, mahal. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Sorry. Pasensya ka na. Mag-usap tayo mamaya. Pero sa ngayon, tulungan mo muna akong linisin ang sugat ni tatay. Tay, please. Huwag na pong matigas ang ulo ninyo. Huwag niyo na pong pahirapan ang anak niyo. Sobra-sobra na ang paghihirap niya sa inyo noon. Parang awa niyo na. Umayos na po kayo. Matapos nga ang tagpong yon ay binanggit ko sa misis ko na pinagsisisihan kong nakipag-ugnayan pa ako ulit sa tatay ko dahil sa kabila ng kondisyon niya ay hindi pa rin siya nagbabago. At mukhang hinding-hindi na talaga siya magbabago at kahit kailan ay hindi na rin mararanasan pang mahalin ang sarili kong ama o kahit magkaroon man lang ng father figure ay hindi ko po mararanasan. At bukod doon ay lalong lumala ang pag-iisip ko ng hindi maganda na baka isang araw ay magkatotoo ang sinabi sa akin noon ni tatay na dahil anak niya ako
At nananalaytay sa ugat ko ang dugo niya ay tiyak na hindi rin ako naiiba sa kanya. Na kahit na anong gawin kong pilit na magpakabuti ay darating din ang araw na mas hihigitan ko pa raw ang sungay niya. Papadudot, takot ako noon at labis na naapektuhan ang buong sistema ko. Madalas ako noong nagkukulong na lamang sa kwarto para lang wag kong makita o makasalamuha ang tatay ko dahilan para hustong mag-alala sa akin ang misis ko. Doon na rin niya na isipan na kausapin ang malalapit naming kamag-anak na hindi nga magandang ideya ang pagkupkup namin sa tatay ko at kung maaari ay ilipat na lamang ang pag-aalaga nito sa kanila. Tutulong na lamang kami sa mga gastusin ng mga pangangailangan at gamutan ni tatay. Pero hindi yon nangyari. Dahil ilang linggo lang ang lumipas mula ng aming malalang inkwentro ay inatake naman sa puso si tatay habang natutulog dahilan para hindi na siya magising at tuluyan ang sumakabilang buhay. Ang pangyayaring yon ang naging mitya upang tuluyan akong malugmok, Papa Dudut. At kahit na matapos ilibing noon si tatay ay wala pa rin akong kagana-gana sa buhay at mga bagay na dati kong ginagawa. Hindi ka ba kakain? Handa na ang hapunan. Umiiyak ka ba? Anong problema? Ha? Hindi. Ayos lang ako. Napuwing lang ako, mahal. Yan na yata ang pinakagasgas na linya na narinig ko, mahal. Maraming beses ko na yung narinig kaya hindi ako naniniwala sa'yo. Alam mo, wala talaga akong may tatago sa'yo eh, no? Kilalang kilala mo talaga ako, mahal. Aba, syempre. Malakas yata ang pakiramdam naming mga babae. Lalong-lalo na kapag nambababae kayo. Oo. Bakit naman napunta dyan? Grabe ka naman sa akin. Never naman ako ng babae. Ano ka ba? Biro lang yun. Pero seryoso, may problema ba? Bakit ba kasi ang layo mo? Ay, sorry naman. Teka, tabihan kita dyan. Huhulaan ko na lang. Iniisip mo na naman ng tatay Hector mo, no? Hindi ko kasi mapigilang isipin, mahal eh. Nung namatay kasi si tatay, akala ko mas magiging masaya na ako. Kasi sa wakas, wala na yung taong nanakit sa amin ang nanay ko noon. Kaso, mali pala ako. Masakit pa rin palang mawalan ng tatay. Hindi siya kasing sakit nung mawala yung nanay ko pero masakit pa rin. Kahit na alam kong minaltrato niya kami ng nanay ko, masakit pa rin na wala na siya. Naiintindihan kita. Normal lang naman yan dahil magulang mo pa rin yun. Kahit na anong sama niya sa'yo noon, masasaktan at masasaktan ka pa rin kapag namatay na siya. Kapag nga yung mga celebrity na hindi naman natin personal na kilala, eh nalulungkot tayo kapag namatay sila. Paano pa yung mga kadugo natin, di ba? Kaya ayos lang kung nagluluksa ka pa rin hanggang ngayon. Wala namang takdang panahon ng paghihilom at pag-move on ng isang tao. Minsan dumarating na lang yon at nangyayari ng hindi mo inaasahan. Kaya nga, mahal. Nagpapasalamat ako sa'yo kasi nasa tabi kita sa mga panahong katulad nito. Hindi mo ako iniwan. Siyempre, for better or for worse nga, di ba? Pero bakit parang malungkot ka pa rin? Alam mo, mahal. May isang bagay pa kasing bumabagabag sa isip ko eh. Yung tungkol sa huli naming inkwentro ni tatay bago siya namatay. Ang totoo niyan, natatakot ako na maging katulad niya. Yun bang mapanakit? Natatakot ako na baka isang araw eh, mapagbuhatan din kita ng kamay, pati na yung mga magiging anak natin.
Hindi kasi imposible yun dahil nakita ko sa sarili ko noon nung sinasaktan ko si tatay na para akong isang halimaw, para akong demonyo. Nung mga pagkakataon na yun, naging katulad niya ako, mahal. Ayokong magkaganon. Ayokong maging katulad niya. Ayokong iwan mo ako. Ayokong ipamana sa mga anak natin yung ganong klase ng buhay. Katulad nung pamanang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Mahal, alam mong hindi mangyayari yon. Dahil magkaibang tao kayo ng tatay mo. Hindi porke iisa ang dugo na nananalaytay sa ugat ninyo, eh magiging katulad mo na siya. Makinig ka sa akin, Isaya. Hinding-hindi mangyayari ang kinatatakutan mo dahil tutulungan kita. Alam ko na imposible kung ako lang, kaya sana pumayag kang magpa-counseling. Hayaan mong tulungan ka rin at gabayan ka ng mga eksperto para tuluyang maghilom yung trauma mo. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan tulad ng kinatatakutan mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nagawa kong mabuti nung nakaraang buhay ko para ibigay ka ng Diyos sa akin, mahal. Hindi lahat ng tao ay lumalaking may role model. Yung iba, lumalaki kasama yung mga tao na ayaw nilang tularan pag tumanda na sila. Katulad mo, ikaw na mismong nagtanggal sa sistema mo ng hindi magandang ugali na akala mo minana mo sa tatay mo. Kaya naman proud na proud ako sa'yo. Alam mo yan, di ba? Kaya huwag ka na masyadong mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. Papa Dudut, malaking bagay sa akin na nasa tabi ko lamang ang may bahay kong si Linda para samahan ako sa madidilim na sandali ng buhay ko. Dahil kung wala siya, siguradong maraming beses na akong naligaw. Kung tutuusin ay tama naman siya nang sabihin niyang magkaibang tao kami ni Tatay Hector. At yun nga ang pinangahawakan ko hanggang sa ngayon. Matapos ang pag-uusap namin yon ay nagpakonsulta nga kami sa eksperto at doon ko nga nalaman na may PTSD ako. Pero sa tulong at pananatili ni Linda sa aking tabi, habang nagka-counseling ako ay unti-unti na akong nakakaalpas sa madilim at nakakatroma kong nakaraan. Hindi na rin po ako madalas bangungutin sa gabi at hindi na rin po ako masyadong nagwo-worry na baka isang araw ay magbalik si tatay para manakit muli. Siyang tunay na malaking dagok para sa isang bata, ang pamilyang kanyang kinalakhan. Kung paano siya tratuhin at kausapin ang kanyang mga magulang o kung sino mang miyembro ng kanilang pamilya ang siyang huhubog sa pagkataon niya pag lumaki na siya. Kaya nga po mahalaga na punuin natin ng pagkalinga at pagmamahala ng ating tahanan upang yon ang maipamana natin sa ating mga anak. Papa Dudut, maraming maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko at sana'y mayroong mga kabarangay natin ang na-inspire sa akin. More power po sa Barangay Love Stories at mabuhay tayong lahat. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isaya. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.